Kuya Kim, maraming tradisyon ang ginagawa ng mga Pinoy tuwing mahal na araw. Tumitindi rin ang debosyon ng marami dahil sa mga nakasanayang tradisyon tulad ng pag-aalaga ng mga santo o puon. May dinarayo, Kuya Kim, na mansyon sa Bulacan na tila buhay raw ang mga imahen doon. Iba kaya ang nais ipahiwating niyan? Yan ang aking kwentong kakabakaba na dapat alam mo. Ang ilang imahen umano sa huling hapunan ni Jesus milagroso at nagpaparamdam. Patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tinawag nga natin itong Holy Week, Semana Santa, Mahal na Araw. Maraming mga ginaganap na pagdiriwang. Pakikilahok natin sa mga pagdiriwang. Simula iyon ang Linggo ng Palaspas hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay. Yung pagpuprosisyon, yung mga tao, mga Kristiyanong Katoliko, ay inaanyayahan makiisa. Ang paniniwala kasi ng mga tao dito, yung Last Supper, milagroso. Kaya hindi na kami bumibitaw hanggang sa ngayon. Sa mansyon ng De Leon Sempio sa San Miguel, Bulacan, 15 anyos lang noon si Anita. Tumutulong na siyang magbihis sa imahen ni San Juan Bautista tuwing mahal na araw. Napakarami nagpupunta rito, tumutulong magbihis. Lahat ng mga namamanata, kanya-kanya sila ng puon na binibihisan. May damit naman, ano dito din ang gagaling yung damit. Ibihisan ko dito si San Juan Bautista. Taon-taon nilalabas umano nila ang mga imahen para iprosesyon ayon sa istorya ng tourism officer ng San Miguel, Bulacan na si Carlos Sapiandante. Ang Last Supper po, tradisyon nila na sila ay binibihisan, inaayusan tuwing Biyernes Dolores or Biyernes bago maglinggo ng Palaspas. So taon-taon po yun, isa-isang ilalabas yung mga imahe mula doon sa kwarto, maliban po sa imahe ni Santa Veronica at nung Panginoong Jesus, dito po sila sa Sala Mayor inaayusan. Kung paano po pagkakasalansan nila doon sa kwarto, ganon din ang pagkakasalansan nila dito sa labas. Ganon din sila maingat na isa-isang binababa para iayos naman sa karosa. Last Supper po natin, isa sa kakaibahan niya sa ibang mga imahe ng huling hapunan, meron po silang servidor or waiter. Nakagawi ang tradisyon na rin po nila na pag Biyernes Santo, ibinababa yung dalawa. Yung painting ni Leonardo da Vinci, di ba, Last Supper lang. Wala namang ibang nakalagay, lamesa, labindalong apostoles. Eto, may nagsiserve. Mahigit isang daong taon na raw nang mapasakamay sa pamilya de Leon ang imahe ng 12 apostoles ni Jesus. Ito kasi yung 12 apostoles. Milagroso kasi ito. Pagka kasi ating gabi, lumalakad sila dito sa loob ng bahay at bumababa sa hagdan. Ang caretaker ng mansyon na si Maria, sinasabing tila buhay ang mga imahe doon. Nung ako'y nag-asawa, dinala na ako nung nagpalaki sa akin dito. Ang bahay daw na luma, na walang tao, nasisira agad at saka marami daw lumilitaw. Yung mga apo ko, natatakot dito pumanik kasi may nararamdaman daw sila na parang may umiiyak at saka may naglalakad. Saka dito daw sa may hagdang, may nakikita silang babae. Dahil dito, pumunta sa mansyon ang paranormal researcher na si Ed Caluwag para magsagawa ng investigasyon sa mga imahen. Ito ay para alamin po yung electromagnetic field ng lugar. And since spirits and ghosts are static or made up of energies, masasagap siya ng EMF. Wala siyang reading sa EMF pero medyo mabigat yung pakiramdam. Although hindi pa naman siya disturbing, may nasisense ako dito. Ayan o. Pumipitik yung EMF ng pabago-bago, ibig sabihin, somehow, sa part na to, merong manifestation ng energies. May parang sounds ng babae. Naglagay din ng music box si Ed sa bakanting kwarto. Tutunog yan basta may dumaan. Nag-delay dyan ng 10 seconds. Pag merong dumaan dito, masasagot na, tutunog yan. So, once na narinig natin tumunog yan, walang tao dito. That means, may nasagap siyang electromagnetic energies.
Maya-maya pa, pinasok ni Ed ang kwarto na pinaglalagakan ng mga imahin. Pumipitik-pitik yung iyanap. Iba yung pakaramdam dito sa lugar. Ang bigat. Umibigat yung pakaramdam ko dito sa part na to. Biglang may tumunog sa bakanteng kwarto. Oh. May dumami tao doon. Tumutunog yung music box. Walang tao doon. Sa mansyon ng De Leon Sempio sa San Miguel, Bulacan. Ang ilang imahin umano sa huling hapunan ni Jesus Milagroso at nagpaparamdam. Oh. May dumami tao doon. Tumutunog yung music box. Walang tao doon. Ibig sabihin, somehow, itong mga statue ay mayroong energies. Especially yung nakabrown sa dulo. Iba yung pakaramdam ko dito sa area na to. Mas malapit sa'yo, yung tuturo niya. Pangalawang beses na umanong binisita ni Ed ang mansyon na ito. Ito yung room na hindi ako nagtagal noong una kasi nabigat yung pakaramdam. Kung mataas yung level ng imagination mo, for sure, ang unang-unang maiisip mo, any moment baka biglang gumalaw. Inalikan ni Ed ang bakating kwarto at gumamit ng ghost box para makipag-usap. Sa corner, may babaeng mga kasing height ko, payat, mahaba ang buhok. Ang mga imahin ng huling hapunan ay maaaring inukit para mula Espanya ayon sa istorya na si Carlo. Itong bahay na ito ay itinatag noong panahon ng mga Kastila pa. Ang mga imahin po ay yari sa kahoy na inukit mula pa sa Espanya, dinala sa Pilipinas at inassemble sa Hidalgo, sa Quiapo. Inuwi ng San Miguel at mula po noon ay pinrosesyon na magpahanggang sa ngayon. Meron daw 65 karo na pinuprosesyon tuwing Biyernes Santo sa bayan ng San Miguel ayon sa kanilang kura paroko na si Reverend Father Anthony Sampana. Itong huling hapunan kasi sa simula, bago pumasok si Jesus o gawin ni Jesus yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, eh siyempre, yun ang kaya nga tinag na huling hapunan sa piling ng kanyang mga alagad. Nagsimula, simple lang, yung mga ilan-ilang tagpo lamang. Pero habang dumadaan ang panahon, umiisip sila ng maidaragdag na tagpo. Kaya dumadami ng dumadami. Paliwanag ni Ed, maaari umanong alaala raw ito ng mga taong humawak o lumapit sa imahe. Sa tinagal-tagal na ng panahon na nag-e-exist yung mga statue na yon, ang dami na niya'y nasaksihan sa kasaysayan. Lahat ng panahon na dinaanan niya, lahat yan ay merong taong lumapit sa kanya, merong humawak sa kanya na iba't ibang emosyon. So lahat yon ay naiipon, parang nagiging vessels etong statue. Yung energy maa-attract sa kapwa energies. Emotions maa-attract sa kapwa emotions. Nakaipon ng maraming imprints yung mga statue. Paglilinaw naman ni Father Sampana, imposible daw na maposes ang imahin, lalo na kung wala naman itong buhay. Maring isa kanilang sarili, pero it is more personal experience, no? Na walang makapagpapatunay o makapagpapatotoo. Ngayon, yung tungkol sa possession, itinuring nga itong sagrado, eh. Ang possession sa akin pakiwari more on person, yung isip ng tao o yung katawan ng tao, maaaring yun ang ma-possess. Pero itong mga imahe na ito na talaga inyukol para sa sagradong gawain, sa pakiwari ko, hindi na kailangan i-possess pa kasi meron na nga silang ipinapahayag na kabanalan. Sa paranormal side, sa akin, I believe that everything is created by an energy, through an energies. And lahat yan, whether
elementals, entities that nag-e-exist naman yan. At iyon yung hinahanap ng isang paranormal investigator na katulad ko. Wala po akong layunin na tapakan ng inyong pananampalataya, ang inyong paniniwala. Sa pangangalaga ng antigong imahen ng apostoles at pagpuprosesyon nito, binubuhay ang paggunita at pananampalataya ng mga Katoliko sa bayan ng San Miguel tuwing mahal na araw. Naniniwala ako kay Jesucristo na siya talagang milagroso. Napakahalaga ho yun sa amin, mahigit pa sa buhay namin. Siya lang ang tinatawag ko pagka may problema ako. Sa pagpuprosesyon, marami ang sumasama. Pakiwari nila, nakikiisa sila sa sakripisyo. Bukod sa inay katechetical, nagtuturo, isang paraan yon ng pagsasakripisyo. No? Sa pagsama, pakikisa sa kay Panginoong Jesus sa kanyang ginawang pagpapakasakit hanggang kamatayan o pagkapako sa krus at kamatayan at paglilibing sa kanya. At hindi nga lang pinakikita yung huli na muling nabuhay. Kung yun ay isa sa loob lamang mga tao at ng mga deboto, magiging mabunga yun. No? Kasi nagpapalalim yun ang pananampalataya. Tradisyon man itong may tuturing, ito rin ang panahon para magnilay, magsisi, at magdasal.